sa isang mall sa Santa Rosa, Laguna. Nahuli ka mang estilo ng isang grupo para makapagdakaw sa target na biktima. Grupo rin ang umatake sa mga establishmento para makapagnakaw. Ika-21 ng Pebrero, taong kasalukuyan, nag-withdraw ng 27,000 piso sa ATM ang isang babae. Kasama ang kaibigan, dumiretso sila sa loob ng mall para mag-shopping. Ang babae, nakilala namin si Sarah. Kasi bibili po sana ako ng paper bag, tsaka yung stick ng balon, tsaka yung planner book po. Bibigay ko po dun sa classmate ko kasi birthday niya. Sa video, makita na hindi na malaya ni Sarah pagdating ng isang grupo ng babae na kunwari mamimili na rin. Maya-maya pa, umatakin ang grupo. Binuksan muna nila ang zipan ng bag ni Sarah. Sa sumunod na pag-atake, kukunin na ng kawatan ng pera. Ayun, pinantakip pa ang paper bag sa pagdukot. Ang isang ito, nakabantay naman sa tagadukot ng pera. Habang ang isa, kumakausap sa mga biktima. Hanggang sa nakapagnakaw na ang grupo. Ilang minuto lang, naramdaman ko po, pag habang naglalakad ako, bakit bukas yung bag ko? So tinignan ko po, binilang ko po yung laman, 10,000 na lang yung natira dun sa 27,000 na minidro ko. So ibig sabihin po, nawawala po yung 17,000. Kung panonoorin ang iba pang video sa mall, makikita na hindi lang pala tatlo ang nambiktima kay Sarah. Sa CCTV sa entrada ng mall, batang alas 5:30 ng hapon, isa-isang pumasok ang 6 na kawatan. May babae, lalaki at bating sa grupo. At di mo iisipin magkakakilala sila. Habang sinasakuha ng grupo ang modus, tatlo sa kanila ang nagsilbing lookout. Nahuli rin sa CCTV na magkakasunod sila habang kampanting lumalabas sa pamilihan. Kapansin-pansin namang pare-pero silang nag-aayos ng buhok habang lumalabas. Ito ang unang beses na nawala ng pera si Sarah. Inutusan lang daw siya ng asawa para mag-withdraw ng pampasweldo sa mga tauhan nila sa auto shop. Una siyang nagsumbong sa gwardiya ng mall pero hindi raw siya tinulungan. So ang sabi ko po doon sa guard, nanakawan ako. Nagsisigaw na po ako doon, nadukutan ako, tulungan niyo ako. Baka pwedeng wag muna kayong magpalabas kasi ngayon lang ako nadukutan. Ngayon lang po, baka hindi pa sila nakakalabas. Ang sabi po sa akin ng guard, hindi namin pwedeng hindi palabasin yung mga tao. Bakit? Magkano ba nadukot sa'yo? Parang kampante pa sila. May aksyon naman. Lahat naman yung may aksyon din. Reported ka sa police, hingi ka ng kopya, bigyan kita ng kopya ng video. Para at least aware din yung police. Dahil lagi naman kami nag-report sa kanila. So alam nila yung nangyayari lahat dito sa pampa. Ayon sa mall, 1 hanggang 2 beses kada linggo, may nagre-reklamo ng pandurukot sa kanila. Kaya naman kada 15 minuto, nagpapaalala sila sa mga customer na ingatan ng kanilang mga gamit. May koordinasyon din ng mga pamilyan sa Balibago Complex at ang pulisya hinggil sa issue. Follow up pa rin po yung ating mga investigator regarding the incident. So, kinukumpir pa rin po natin sa mga nakaraang insidente kung meron man po na para makilala natin yung perpetrator ngayon. And then, patuloy rin po kaming namimigay ng mga flyers with regards to mga iwas tips, with regards sa iwas pickpocket, budol-budol. Mga igan, kung may impormasyon kayo tungkol sa mga kawatan na nahuli kam, ipagbigay alam lang sa tanggapan ng Santa Rosa City Police Station. Ang komedyanang si Divine, minsan ang naging saksi sa pambiktima ng mga hold-upper. College student pa lang noon si Divine, papasok siya sa eskwelahan nang mangyari ang pang-hold-up. Sumakay ako ng jeep papuntang Espanya. Tapos, normal na araw dun sa jeep. Wala kang mararamdaman na kaba, walang malikot yung mata. Tapos sa loob ng jeep, siguro sa helera ko, merong mga 4 to 5 na tao. Tapos sa tapat ko, siguro mga 5 to 6. Tapos meron akong katabing estudyante din. Abala umano ang katabi ng estudyante sa paggamit ng cellphone nang pumara ang dalawang lalaki. Pagbaba nila, yun na tinutukan na ng baril si ate. Abala umano ang katabi ng estudyante sa paggamit ng cellphone nang pumara ang dalawang lalaki. Pagbaba nila,
yun na tinutukan na ng baril si ate. Ay, oh my gosh, scared to death. Kasi, katabi ko siya. At kung gumalaw pala ako ng masama noon, eh baka ako yung nabaril. Or kung ako pala yung napagdisikitahan nilang hold up in, dahil tabing katabi ko siya. Mabilis na tumakas ng dalawang holdupper. Naiwang nanginginig at namumutla ang estudyante dahil sa takot. Sakto pababa na kami ng school, so inalalayan ko siya sa pababa kasi nanginginig talaga siya. Tapos mo yan. Tuto kayo. Hold up to. Bahay ng eksperto, kapag dalagay sa ganitong sitwasyon, mas unahing isipin ang inyong kaligtasan kaysa ano pa mang material na bagay na maaaring kunin sa inyo ng mga holdupper. Kasi the more na lumabang ka, the more that you will put yourself in danger or at risk. Baka ang kinukuha lang sa'yo is cellphone. Bigay mo na kasi walang kapantay yung buhay. Walang value yung buhay maliban sa buhay lang itself. Mga igan, minsan, hindi lang isa, kundi grupo ang nagtutulong-tulong para mambiktima. Gawing matibay na panlaban ng sapat na pag-iingat at kaalaman para hindi na kayo maisahan.